Rafael Manzano. Guwapo, simpatiko, bilyonaryo. The CEO of the biggest company in the country. He almost got everything he needs. Money, house, his company. Isa lang naman ang wala pa siya, kasintahan. His parents wants him to get married before he turns 30. Pinipilit siya nito sa mga arranged marriage, pero pilit din niya iyong tinatanggihan. And then there goes his secretary, Isabel Herrera. He won't lie. He likes Isabel's personality. He enjoys every time na magkasama sila. He likes everything about Isabel. Ngunit sapat ba ang pagkagusto niya sa dalaga para mahalin niya ito ng tuluyan at ipakilala sa antas ng lipunan na kanyang ginagalawan? Magandang araw mga kaibigan. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Congratulations, Ms. Herrera! You're hired! You're now the new secretary of Mr. Manzano. You can start your work next week. An employee from Manzano's group of companies said. The lady sighed in relief. Finally, she got a job. Her job is not just a simple job. She will be the secretary of the CEO of MGC. She wished to work from that company dahil maraming nagsasabi na mabait daw ang CEO nila at mataas din magpasahod. But that was not just her intention. Her intention is to work para hindi na siya umaasa sa mga magulang niya. Para na rin may maitulong siya sa mga magulang niya. She thanked the employer after she got informed that she's accepted for the job. Iisipin na lang niya ay ang paghahanda para sa magiging trabaho niya. She knew that being a secretary of a CEO is not simple, so she must ready herself for a lot of works. Isabel's point of view. Tomorrow will be my first day of work in MGC. I'm so glad that I got accepted immediately after one interview. Hindi ko inaasahan na makakapasa ako, lalo pat wala pa akong experience sa nasabing trabaho. Hindi naman kasi ako pinapatrabaho ni Mama. Kesyo daw kaya kong mabuhay nang hindi nagtatrabaho dahil secure naman daw ang future ko dahil sa mga ipon nila ni Papa noon. But I'm glad na napapayag ko rin siya after kong kulitin ng maraming beses. Naisipan ko na puntahan si Mama sa kwarto niya. I knock first before entering. Ma? I called her. Napalingon siya sa akin habang inaayos sa mga damit niya na nasa cabinet. What? She asked. Bukas na ang first day ko sa trabaho, sabi ko. Alam ko, ilang beses mo na bang sinabi yan kanina? Sabi niya kaya natawa ko. What Mama said is true. Ilang beses ko nang binanggit yon sa kanya mula pa kaninang umaga. I'm just so excited, Ma. Sabi ko habang pinipigilan na tumawa pa. Obvious naman, she said. Ngumiti na lang ako. Pinanood ko ang mga kilos niya habang inaayos pa rin niya ang mga damit niya sa cabinet. Nang matapos siya ay tumabi siya sa akin na maupo sa kama. Ikaw na lang may iwan dito mag-isa, Ma. Mamimiss kita. Buong araw kitang hindi makikita. I said and I frowned. In my 25 years of existing, I'm always with her. Mama's girl ako eh. Uuwi ka lang naman, kaya huwag ka nang magdrama dyan. Natatawa na sad ni Mama. Mama naman eh. Pagmamaktol ko. Seryoso nga Isabel, malaki ka na tapos may trabaho ka na bukas. Kaya dapat mo nang sanayan yung sarili mo na hindi ako nakakasama. Paninermo niya sa akin. I frowned at her. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Ma. Para kang namamaalam, ayoko yan. Sabi ko. I even crossed my arms in front of me at saka umiling. I know it's a childish act, pero minsan hindi ko talaga mapigilan. Hindi naman na nagsalita si Mama. Sa kanya ako tinaboy na palabas ng kwarto niya. She said that she's already sleepy, kaya umalis na lang din ako. Before I go to my room, I offered the first door just beside my room. Bakante lang iyon. Wala na doong natutulog, pero may mga gamit pa doon na panglalaki. Inilibot ko sandali ang paningin ko doon. Ate misses you so much, Cyrus. Mahinang saad ko. This room is my younger brother's room. I'm 3 years older than him, so I know na he's now 22 years old. Binata na ang kapatid ko, pero hindi pa rin namin siya nakikita. Nawala kasi siya noong naaksidente sila ni Papa, pauwi galing Ilocos. That accident is the reason why he got lost, and my father died. Sinabi na may kumuha daw sa kanya, para daw dalhin sa ospital, pero hindi nagpakilala
at hindi na binalik siya sa amin. And I know he's alive. I can feel it. Sinarado ko agad ang pinto at agad na pumasok sa kwarto ko. I prepared my things for tomorrow dahil maaga pa ako. I shouldn't be late on my first day. Nang may handa ko na ang mga gamit ko, ay naglinis muna ako ng katawan. Kinabukasan ay maaga akong gumising para makapaghanda na. Today is the day. It's my first day of work. Pagkatapos kong mag-ayos ng sarili ko, ay lumabas na ako sa kwarto at bumaba na. Naabutan ko si Mama na nagpe-prepare na sa pagkainan. Good morning, Ma! I greeted her and kissed her on the cheeks. Good morning! Eat your breakfast first bago ka umalis, sabi niya. Tumango ako sa kaumupo na. We ate breakfast together. Hindi na ako dumaldal pa ng matagal kay Mama dahil nagmamadali ako. I'm going, Ma! Paalam ko kay Mama. Sige, take care of yourself and good luck, anak! Saad niya. Umalis na ako at pumunta na sa company. It's just 6:30 in the morning. Hindi naman ata ako late. May mga tao na rin na nandito. Nakita ko yung employee na nakausap ko last week. Nakita niya rin ako kaya lumapit siya sa akin. Good morning po! I greeted her. She smiled at me as she also greeted me back. Come on, I'll guide you to your boss office. She said, so I followed her. While we're on our way to the office, ay ginagala ko yung paningin ko. Maganda ang interior nitong building and malaki rin. We're here. Ayusin mo muna ang mga kailangan na ayusin sa loob. Make sure na ayos ang lahat ng yon bago dumating si Sir. Mamaya lang ay baka dumating na yon. Now, go! Saad niya pa. Tumangu-tangu lang ako at nagpasalamat. I remembered what you said, kaya yun agad ang ginawa ko. So far, maayos naman ang mga gamit na nandito. Medyo magulo nga lang yung mga papeles na nasa table, so I arranged it. Iginala ko yung paningin ko sa loob ng office. And overall, ay maayos naman ang lahat. Yung boss ko na lang ang kulang. Naalala ko na hindi ko pa pala nakikita ang magiging boss ko. I just know him by his name, but not his face. I wonder what he looks like. Maya-maya pa, ay may bumukas ng pinto ng padabog. I look at the man who entered the office. Napaayos ako ng tayo nang maalala ko na baka siya ang boss ko. He looked at me from head to toe. I still maintain my straight body. Good morning, sir. I greeted him with a smile. Hindi niya ako pinansin. Dumiretso lang siya sa table niya. Are you my new secretary? He asked. I nodded, smiling. Yes, sir. My name is Isabel Herrera. Sabi ko. Okay, doon ka. He said suddenly. Po? There's a mini office just beside you. Diyan ka. I will just call you if I need something. Now, pumasok ka na. Huwag mo akong iistorbohin dito. Dire-diretso niyang saad. I just nodded my head slowly. Tumingin ako sa gilid ko, and there's a glass door. At kita ko sa loob na may table at upuan doon, kaya pumasok na ako. I breathed deeply when I entered my mini office. Sungit niya, ha? Sabi ko sa sarili ko. Yun na ba yung mabait na sinasabi nila? Ni hindi man lang niya ako binati nang makita ko siya? Tapos padabog niya pang binuksan yung pinto? Ekes na sa akin yung sinasabi ng iba na mabait si Rafael Manzano. Sa nakita ko palang kanina ay masasabi kong masungit siya. Well, I don't mind if it's natural attitude. But as long as maayos ang trabaho ko dito at maayos ang trato niya sa akin, walang problema yun. Hindi ko na lang masyadong inisip yung kanina. I focus my attention on my work. There are lots of paperwork assigned for me. Kaya yun na lang pinagkakaabalahan ko. May mga notes na doon kung ano ang gagawin ko. There are also reminders kung anong oras at kailan ko dapat iyon matapos. Kaya madali na lang sa akin yun. Ilang oras lang akong busy sa mga paperworks na nasa harapan ko, nang bigla akong marinig ang boses ni Sir Rafael. So I went out on my mini office at lumapit sa kanya. Yes, sir. Do you need anything? I asked him. He's busy typing something on his laptop. And marami na rin ang papeles na nasa harapan niya. Tinignan niya muna ako sandali, pero agad din niyang ibinalik ang tingin niya sa screen ng laptop niya. Give me coffee, yung hindi masyadong matapang. He said, while his eyes are still fixed on his laptop. Hindi masyadong matapang? Bakit, sir? Ayaw niyo po ba nung kaya kayong ipaglaban? Birong saad ko sa boss ko. Sa wakas ay tumingin ulit siya sa akin. But sadly, sinamaan niya lang ako ng tingin, kaya umayos na ako. Coffee nga po, sir. Sabi ko at agad na tumalikod. Narinig ko pa ang buntong hininga niya,
sakto bago ako lumabas. Bakit nga ba ako nagbiro pa ng ganun? Eh masungit yun eh. Napailing-iling na lang ako. Since nasa 18th floor yung office, ay nag-elevator na lang ako pababa ng 10th floor. Dahil meron din daw cafeteria doon. At kagaya ng sinabi niya, eh hindi ko masyado tinapangan yung kape. Sinunod ko na lang baka mas lalo pa yung magalit eh. Hey, how was it working for the CEO? Nakasalubong ko ulit yung empleyado na naghatid sa akin sa office kanina. Maayos naman, pero ang sungit pala ni sir, no? By the way, ano nga palang name mo? Palagi tayong nakikita eh. Sabi ko sa kanya. Call me Miss Lani when we're here at the company, but you can call me Ate Lani when we see each other outside. And about what you said, hindi masungit si Sir Rafael. Mabait yun. Maybe wala lang sa mood yun kaya nagsusungit. Mahabang sabi niya, kaya napatungo na lang ako. Baka nga, sige, mauna na ako. Hinihintay niya na tong kape niya eh. Sabi ko at nagpaalam na, ganoon din siya. Nag-elevator na ulit ako pataas ng 18th floor. When I arrive at the office, ay may kausap sa phone si Sir Rafael. Kaya nilagay ko na lang sa table niya ang coffee at pumasok na rin ako sa mini office. I continued what I'm doing earlier. Nang i-check ko ang mga susunod ko pang kailangan gawin ay napangiti ako. Hindi naman iyon marami, so I assumed na matatapos ko rin yon mamayang hapon. Lumipas ang oras, sumapit ang lunch, kaya doon ako kumain sa baba ng cafeteria. May mga bago akong nakilala mga katrabaho ko kanina, kaya pinasabay na nila ako sa table nila na kumain. Hindi naman ako nagtagal doon. After I finished eating my lunch, ay bumalik na kaagad ako dito sa office. Nung dumating ako sa office ay patuloy pa rin sa ginagawa niya si Sir Rafael. Kaya tinanong ko siya kung kumain na ba siya. Pero umiling lamang siya at sinabing mamaya na lang daw, kaya hindi ko na siya pinilit pang kumain. And as I expected, it's 5 in the afternoon ay natapos ko na yung mga kailangan kong gawin. Nagulat muna ako. Nakakapagod din kayang nakaupo ka lang. Lumabas ako ng mini office at lumapit kay Sir Rafael. Sir, may ipapagawa pa po ba kayo? Tumingin siya sa akin at umiling. Why, are you done? This time ay siya naman ang nagtanong. I nodded at him. Yes, sir, I said. Ang bilis naman, sabi niya. Pero nginitian ko lang siya. After a very short conversation, ay bumalik na lang ako ulit sa mini office. In fairness sa kanya ha, kinakausap na niya ako. I don't know why pero bigla na lang akong napangiti ng dahil dun. 2 days had passed at napansin kong kinakausap na ako ni Sir Rafael. Bumabait na siya kaya natutuwa ako. Hindi na niya ako sinusungitan. Miss Herrera, pwedeng pakikuha ng order ko sa ibaba? I ordered some snacks eh. Bayad na yon, kukunin na lang. Sabi niya. Tumango na lang ako. Lumabas na ako ng office at bumaba. Inabot sa akin ng delivery boy yung 2 paper bags, kaya bumalik na ako. Eto na sir, sabi ko. Inilapag ko na sa table niya yung 2 paper bags. Babalik na sana ako sa mini office nang bigla siyang nagsalita. Stay here for a while. Let's have some snacks. Pag-aalok niya sa akin. Nahihiya naman akong umiling. Huwag na sir, nakakahiya naman po. Pagtanggi ko, his brows furrowed. Don't be shy around me. I'm your boss kaya sundin mo ako, he said. Wala na akong nagawa. Umupo na lang ako sa tapat ni boss at kumuha ng pagkain. There are burgers, fries, and iced tea naman yung drinks namin. Mabuti na lang at wala kaming masyadong ginagawa, kaya okay lang kahit tumagal kami. Isabel is your first name, right? He suddenly asked. Tumango naman ako. Yes, sir. Why? Just call me by my name kapag tayong 2 lang. I guess we are just the same age naman. And ikaw, tatawagin kong Isabel. Is that okay with you? Nagulat ako sa sinabi niya. Boss ko ba talaga to? CEO ba talaga to? Seryoso? Hindi ko makapaniwalang tanong. Tumango naman si Sir Rafael. Yes, ayoko kasi ng masyadong formal, he said. I nodded slowly and answered him. Sige ba? Sabi ko naman. He smiled. Ngayon ko lang napansin na napakagwapo pala ng boss ko. Especially when he's smiling. He's like an angel. You know what? Ang gwapo mo, sabi ko. Tumingin naman siya sa akin ng nakakaloko. Alam ko, crush mo na ba ako niyan? He teased. I rolled my eyes at him. Ang hangin mo naman pala, sabi ko. Natawa na lang siya. By the way, Isabel, I'm sorry about how I acted on your first day, he said. Tumingin ako sa kanya.
Sus, wala yun? No, I was just not in the mood that day. Nag-uumpisa na naman akong ireto ni na mommy kung kani-kanino. Sabi niya pa, kaya nagtaka ko. Reto? Bakit? Tanong ko sa kanya. Gusto na nila akong makasal. Gusto na nilang magkaapo. He said, I laugh at him. What's funny? He asked me. Umiling-iling na lang ako habang tumatawa pa rin. Nakaisip naman ako ng kalokohan. Inayos kong suot ko and I look at his eyes. Seriously. Kung gusto mo, pwede natin silang bigyan ng apo. Sabi ko ng seryoso. Napako ang tingin ni Rafael bigla sa akin. He got shocked at what I said. Nakita ko kung paano siya lumunok. Ilang sandali lang ay bigla na lang ulit akong tumawa. Napaiwas naman siya ng tingin. It was just a joke, sir. I said still laughing. Napailing-iling na lang siya. Ikaw talaga, sabi niya. Ngumiti na lang ako. Napaisip naman ako kung bakit siya nirereto ng parents niya kung kani-kanino lang. Except sa sinabi niyang dahilan. May bigla namang pumasok na tanong sa isip ko. Rafael? I called him by his name. Tutal, sabi niya kung kami lang dalawa ay pwede naming tawagin ng isa't isa kahit na pangalan lang. Napatingin naman siya sa akin. What? Wala ka bang girlfriend? Kasi diba, sinabi mo na nirereto ka ng mga magulang mo sa ibang babae. So does it mean that you don't have a girlfriend? I ask him, kahit na mukhang obvious naman na ang sagot. Wala. He simply answered. I got shocked a little. I can't believe that he doesn't have a girlfriend. Oh, gulat ka na naman. He suddenly chuckled. Hindi lang ako makapaniwala na wala ka pa talagang girlfriend? Sa gwapo mong yan, tapos successful ka pa. Walang nagkakagusto sa'yo or nire-reject mo lang. Pagtatanong ko pa, I know this is not a part of my job as his secretary, but I got curious, so I keep on asking him questions about his personal life. Hanggat hindi siya umaangal ay hindi ako titigil sa pagtatanong. Susulitin ko na itong pagiging mabait niya. Hindi sa pagmamayabang ha, baka kasi sabihin mo na naman, nagyayabang ako eh. Panimula niya at natawa pa siya. I let him speak. Yung mga lumalapit sa akin na babae na nagkakagusto raw sila sa akin. I rejected them. I just don't like their attitude. He explained. I continued listening to him. Naiintindihan ko na kung bakit hanggang ngayon ay wala pa siyang girlfriend. May mga sinabi pa siya at kinuwento sa akin. Kaya hindi na muna ako umalis sa harap ng binata. Kahit na naubos na namin yung snacks. Nakakahiya naman kung tatalikuran ko na lang siya. Almost 2 hours din kaming nagkausap. Nung wala na kaming maisip na pag-uusapan, ay pumasok ng isang empleyado sa office, which is Miss Lani. Lumapit siya sa amin at kinausap si Rafael. Good morning, sir. Nasa baba po yung mga friends niyo. Pinaghintay ko po muna sa baba kasi baka po may meeting kayo or baka may kausap ko yung emergency. Eh mukhang wala naman po. She said. Tumingin pa siya sa akin at ngumiti ng nakakaloko. Paakyatin ko na po sila dito. Dagdag pa ni Lani. Nandyan ba sila? Sige, papuntahin mo na dito. Sabi naman ni Rafael. Miss Lani smiled at agad na lumabas ng office. Ako naman ay tumayo na. Sige Rafael, maiwan na kita dito. Babalik na ako sa mini office, may gagawin pa kasi ako eh. Sabi ko. Wait, do you wanna meet my friends? He asked. Umiling-iling na lang ako. Maybe next time, sige na, may gagawin pa ako. Wala naman siyang nagawa at tumango na lang. Ako naman ay bumalik na sa office ko. Ipinagpatuloy ko na ang naiwan kong gawain dito kanina. Since glass door ang pintuan ng office ko, ay nakita ko yung mga pumasok sa office ni Rafael. Maybe, yun yung mga sinasabi niyang friends. 4 na lalaki yun, at mga gwapo rin, parang si Sir Rafael. Teka, kung ano-ano na lang pinagsasabi ko tungkol kay Rafael, kaya tumigil na ako. Itinuon ko na lang atensyon ko sa ginagawa ko. Nang matapos ko na yung mga kailangan kong gawin, ay kinuha ko na ang schedule ni Sir Rafael for tomorrow. Ngayon ko na lang yun aayusin para okay na lahat bukas. At para mabawasan ko na rin yung gagawin ko. Hindi rin nagtagal dito ang mga kaibigan ng boss ko. Siguro after 1 hour ay umalis din kaagad sila. I bet they are successful too, just like Sir Rafael. Wika ko sa aking sarili. Magtuloy-tuloy na kaya ang magandang samahan ni na Isabel at Rafael? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.